Thank you, Secretary Anyo. Can I have the panelists? Yung panelists. I'd start with the MMDA. Maraming salamat po, Mr. President, Senator Bongo, ES Medjaldia, sa lahat po ng mga kasama ko sa road po, no? Magandang gabi po sa inyo. First slide, please. Okay, ito po yung sinabi nyo kanina, Mr. President, yung sinabi ng IATF tungkol po ng undas. Ito po precise lang ina-avoid ng IATF at lahat po ng alkalde ng Kalakang Maynila through an MMC resolution. Kung makikita po natin nung nakaraang 2019 noong November 1, dito lang po sa isang sementero sa Kalakang Maynila, sa Manila North Cemetery, kulang-kulang 1 million no, ang nagdagsaan po dito. So ito po ina-avoid natin itong mga gatong super spreader event. Kung kaya ginawa po natin, pinagbawal po natin muna ng November 1 magpuntahan sana ang ating kababayan. Bagkus, ito'y pinagbawal ng 29, 30, 31, 1, and 2. Next slide, please. On the same spot, Mr. President, again at North Cemetery, yung pong 27, nakita ko po, 28, pinakuha ko po itong mga litratong ito. Kung makikita po natin, 20,000 na nagpupunta po, no, talagang nag-spread po na ilang araw. And on the day of November 1 po, talagang wala na pong mga tao na nandun po. No? So na-avoid po natin yung mga super spreader event. At least po, na-anticipate po natin ang mga... In the same token po, ina-anticipate na rin po namin dahil po dumadami na po ang mga taong lumalabas, yung mobility, yung po paglabas ng tao, lalo na sa Christmas shopping. Magsisiksikan na naman po tayo, hindi lang po traffic. Kung kaya nakipag-usap po ako sa lahat ng mga mall operators sa Kalakang Maynila, at pumayag po sila. Number one, imbis po from 10 to 8 o'clock at magkakasiksikan sa shopping, baka pwedeng 11 o'clock hanggang 11 or maski alas 12 pa po ng gabi para hindi po nagmamadali ang tao at may time po para mamili. Pangalawa po, baka po pwede ang mga sales, wag na po yung ordinaryong araw. Meaning Monday to Friday, baka pwede po Sabado at Linggo na lang at holiday to avoid po yung congestion sa traffic. And of course, kung maaari po na ang deliveries po nila ay baka po 10 to 4 o'clock, 10 to 4 a.m. gabi na lang po. Pero they've raised several issues, Mr. President. Number one, ang sabi nila sa akin eh, kung gagawin na lang 11 o'clock po, paano naman daw po yung mga empleyado nila dahil may curfew raw kami? At pangalawa, paano yung sasakyan ng mga public utility vehicles? Yung pong public utility vehicles ay nasagot na po ng Department of ng DOTR sapagkat humingi po sila 70% na occupancy na pinayagan naman po ng IATF. At hindi lang po yun, papakita ko po sa inyo, meron na pong resolution, ito po, na ginawa, na nagsasaad po na starting November 4, ang curfew po sa Metro Manila ay tatanggalin na po, no? To give way to this sa mga mall po. So it will start on November 4, pero ang nakalagay po rito ay subject to existing ordinances on the curfew hours of persons below 18 years of age and the continued observance and enforcement of COVID-19 protocols and minimum health standards. Kasi po, may mga LGUs tayo sa Metro Manila talagang hindi pinapayagan at may curfew po yung mga 18 years old po. So it's subject still to those ordinances po. Next slide, please.